Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Litangonan, ay narito muli upang pangunahan ng episode 467 ng Ride On na Ministry, araw po ng Monday, Lunes, June 7, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On in the Sound of Grace, Worship, Prayer, and Service. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng Panginoon. Ikaw na siyang sentro ng aming buhay at lahat ng aming ginagawa sa araw-araw. Nararapat lamang na ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lakip ng aming pagkapasalamat na kami po ay inyong ginising na malwalhati sa umagang ito, ligtas, taglay ang kalakasan at kagalakang nagmumula sa inyo. Marapatin niyo, Panginoon, na kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Lalo tigit o Diyos sa aming sama-sama na pagsalo-salo ng iyong mga salita at gayon din sa aming pananalangin. Umasa kami, Panginoon, na wala pong magiging balagid sa gawain na ito. Dulutan din mo kami, Panginoong Diyos, ng maayos na internet at signal. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Sa umaga, maaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangusap mo, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas huwag nang gagaling sa'yo. Lakas huwag nang gagaling sa'yo.
lang ng kapangyarihan mo. Ayokong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Jesus, ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Sa ating Panginoon na tayo po'y dumako sa ating debosyon sa umagang ito, na kung saan ay nandun na tayo sa verses 12 to 16 ng chapter 5 ng the book of Acts, at ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, expect miracles to happen. Expect miracles to happen. And of course, we acknowledge sa mga materials natin pong ginagamit. Full Life Study Bible, the King James Version, at gayon din ang magandang Balita Biblia and some available readings from commentaries. At ganito ang sinasabi ng passage. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. And of the rest, there's no man joined himself to them. But the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitudes, both men and women, in so much that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least of Peter passing by night overshadowed some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks and them which were vexed with unclean spirit, and they were healed everyone. At ang sinasabi sa magandang balita Biblia, maraming kababalaghang ginawa ng mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao, nagtitipon-tipon sa portico ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila sa mga ito. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nanalig sa Panginoon. Di nala sa mga lansangan ang may mga sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang alinmang lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling.
Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na ating pong binasa at napakinggan. Ang pagkasilang ng early church ng pinakapundasyon sa lalayan, panulukan nito, walang iba kundi ang nagtatag. Si Jesu Cristo na pinakaulo ng Iglesia. And all the ministries and the different signs and wonders, miracles. Na nangyari sa panahon ni Jesus na kung saan ay after the Pentecost and even the resurrection of Jesus Christ na bago niya iniwan ang kanyang mga disciples for them to be mandated of an important ministry and mission that they ought to do as part of the apostolic ministry of Jesus Christ. Kaya namang sinabi ni Jesus noong panahon na kasama ang kanyang mga disciples na ang kanyang mga disipulo and even the church itself and Christian believers hindi lamang sa nakalipas kundi maging sa panahon na ito at sa mga darating pang panahon na mas higit na makagagawa ng mga signs and wonders, miracles. Kaya nga itong aging pagsubaybay nitong the book of Acts at sa lahat ng ating mga natalagay na within the period of more than 467 sapagkat hindi lamang 467 ang nagampanan nitong ride-on ministry dahil meron mga panahon na meron mga point. And so amazing, wonderful, of all the tremendous mysteries na nangyari. In the name of Jesus and even by the power the presence of Acts of the Holy Spirit being with the disciples and the early Christian believers in the early church that was established by Jesus Christ. Na kung saan ay maraming nangyari na signs and wonders, miracles, and even casting out of demons. Sa napakarami na naging biktima ng oppressive acts of the devil and that the demons, evil spirits, at sa lahat pa ng merong mga iba't ibang klase ng karamdaman na ang church sa panahon na iyon sa pamagitan ng kanilang pagtitibon sapagat ang church noon ay kung saan sila naroroon na nangagkakatipon naroroon ang iglesia. A church that gathered together and at the same time a church that is diaspora. Humahayo.
At sa panahon na yun ay walang kasing tulad ng panahon ngayon na ang gaganda ng mga churches. Talagang established na structure. Pero noon, kung saan sila naroon, naroon ang existence ng church. Pero sabi ko sa aking sarili, punong-puno ng signs and wonders, miracles noon. Sana sa panahon na ito ay ganun pa rin. Sa mga churches at sa lahat ng mga outreach sa ministries and missions na nangyayari sa panahon na ito. Lalo digit na kung saan ay ang daming apektado nitong global pandemic. Daming total cases. Dami na rin nasawi ang buhay. Bagaman na meron ding mga recoveries. But until now, hindi pa natatapos ang laban natin. Sa pandemyang ito na ating pinagdadaanan. And what is amazing to these apostles of Jesus Christ at gayon din sa mga added Christian believers, di ba nadaanan natin na kung saan ay pagkatapos ng marubdob na gampanin ni Peter at ni John doon din sa portico ni Solomon sa templo na sa kalaunan ay di nakip sila. Kinulong sila ng magdama. At pagdating ng kinabukasan, sila inilitis pa, bagaman pinakawalan din. Pero merong banta na kanilang tinanggap na hindi na sila magsasalita, magpatpatotoo tungkol kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus at gayon din, ang pagkabuhay na maguli ni Jesus. Pero dito sa pagtitipon na ito at sa event na ito, na kung saan ay same venue, sa portico ni Solomon sila nagkatipon. Ang lahat ng mga sumasampalataya, hindi na lamang ang mga disciples ni Jesus, kundi lahat ng sumasampalataya. Ibig sabihin nun ay walang epekto yung banta, pananagot ng mga leaders noon. Ng mga punong saserdote at gayon din ng matatanda ng bayan ng panahon na yun. Kundi ang kanilang inintindi na sila ay nakafocus ang kanilang commitment and dedication to the Lord that Jesus Christ and to the mandate of Jesus for them to continue on, to proclaim the good news of salvations and even doing miracles. Simula dyan sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, and to the uttermost of the world. Nagpatuloy sila, hindi sila natakot. Ang mahalaga sa kanila si Jesus.
Ang mandato ni Jesus ang mais sa katuparan, ang nais at kalooban ni Jesus. Na kung saan yan ang kanilang katapatan nagbunga magpahanggang sa ngayon. Kaya tayo sa Pilipinas, we are indeed part of that miraculous fruit of their past labor, of ministry and mission, and even of diversified, specialized ministries that they did during that time. Bagaman hindi lahat ng naging audiences ng kanilang ginampanan na ministeryo. Dahil meron din di umano na nangahas na mag-isama sa kanila ng mga hindi sumasampalataya. Mga tinatawag na spectators, gayon man sa mga nangyari noon, sila din ay namamangha. Sila din ay takang-taka at puring-puri. Sa mga disciples at sa mga mananampalataya at sa mga nangyayari na mga kababalaghan. But what is good, and we praise and thank the Lord. Na kung saan ay parami ng parami ang lalaki at babae na tumutugon, naniniwala, sumasampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil nga naman sa napakaraming mga tao noon ang merong karamdaman at gayon din, hindi lamang may karamdaman kundi maging ang mayroong mga unclean spirits noong panahon na yun. Mga pinahirapan ng masamang espiritu. Kung ngayon ay merong mga nagsisilbing mga pagamutan, na hindi na rin magkasya ang mga pagamutan at meron pang mga added quarantine facilities surrounding every hospital and even added establishment, both with under the government and even a private. Dito, maka-ride on sa Panginoon. Dahil nga naman ng mga merong karamdaman ay dinala sa lansangan, sa mga lansangan, ang mga merong may sakit. Nagkaroon din noon ng quarantine spaces. Pero sa lansangan, na inilagay nitong merong mga sakit sa papag at mga higaan. At noon ay wala hong mga dalubhasa o eksperto katulad nito na mga doktor, nurses, and other the essential frontliners noon. Wala pa yung mga high-tech na mga technology na ginagamit. Pero ang nagsilbing pinakadakilang health frontliner dito, si Jesus.
At ang kanyang mga disciples ay nagsilbi din na mga health frontliners dito. At ang nakamamangha, mga ka-ride on sa Panginoon dahil ilan lamang ang mga disciples ni Jesus. At ang maaring ang mga naidagdag na mga mananampalataya ay hindi pa sila masyadong equipped sa ganitong gawain, bagaman na sila'y naihahanda na. Binayin niyo yung ang mga may sakit na ito ay na nasa lansang inilagay sa papag, mga higaan, upang sa ganon ay pagdaan ni Pedro ay matamaan sila ng kanyang anino nang alinman lamang sa kanila. Pero maliban sa mga yan ay dumating pa ang napakarami mga tao. Buhat sa bayang kanugnog ng Jerusalem. Talaga naman na hindi na mapipigil ang mga tao, hindi na mapipigil ang paglaganap ng mabuting balita, hindi na mapipigil ang mga himala, mga signs and wonders na nangyayari noon kahit pinagbawalan ang mga disciples na magturo, na mag-preach at gumawa ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ayaw na ayaw nila sa pangalan ni Jesus. At ayaw-ayaw nila na kung saan sinasabi ng mga disciples na nabuhay na maguli si Jesus. Mula sa mga patay. Maraming mga tao dala-dala ang mga may sakit. At gayon din ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu. With the limited numbers of the disciples sa napakarami na mayroong karamdaman, ma-appreciate natin, mapapasalamatan natin at mapupuri natin ang Panginoon. Siguro kung nasa harapan natin si Jesus ay mayayakap pa natin siya at magigis pa natin siya. Pero nothing is impossible with God. And God alone, and alone is God. Through His manifested three different existence as a living God. As God the Father, God the Son of Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Na higit sa anumang napakaraming bilang ng merong karamdaman at mga inaalihan, pinahirapan ng masamang espiritu. Kahit kakaunti ang mga lingkod ng Panginoon noon, pero supernatural, extraordinary, far excellent, great results of a great God in His act of doing signs and wonders, miracles through His disciples. At ang commitment and dedication ditong mga disciples, far excellent. Well, comparing to the current state of the church, di ba tayo nanguhusga? At gayon din sa current situation nangyayari sa panahon na ito.
Bagaman kulang din ang mga medical frontliners, bagaman kulang din ang mga church workers, ay marami na rin ang mga lingkod ng Diyos sa panahon na ito. Kaya nga ang nangyari dito sa The Book of Acts, sa early church, it should always be an available, encouraging, phenomenal event that we can indeed be inspired and be challenged, so that in this time of difficult situation, we still go back to the basic tenet and to the basic principle and mandate of Jesus Christ, na kung saan pinapagkalooban niya tayo, pinaggalooban niya tayo ng kapuspusan ng banal na espiritu and all the spiritual gifts na kanyang ipinagkaloob, at gayon din ako ang kanyang sinabi, mas marami kayong magagawa kaysa sa akin. Bagaman ang sinasabi niyang mas marami kayong magagawa, ay siya pa rin ang may gawa nun, dahil ginagawa in the name of Jesus. At nang dahil din sa kanilang pananampalataya, look at the last sentence in verse 16 of our passage. And they were healed, everyone. Silang lahat ay pinagaling. Walang nadira na hindi gumaling. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Silang lahat ay gumaling. Di man natin alam kung ilan sila. Pero hindi naman tama na hulaan ang mga nagsulat nito. Pero ang mahalaga, sinabi silang lahat ay gumaling. Kung paano sila gumaling, hindi dahil sa mga disciples, kundi it would always be in the name of Jesus Christ and by their faith. And of course, also the disciples na naghahayag in the name of Jesus, at gayon din ang kanilang pananalim. They were healed, everyone. Silang lahat ay pinagaling. The apostles, mga ka-ride on sa Panginoon, did as their obedience and commitment unto the Lord. The apostles did as their had done. They healed those who were afflicted with unclean spirits. They healed those who were in sickness. Balikan natin yung sinasabi doon sa the Gospel of Mark chapter 1 verse 34. Na kung saan ang sinasabi doon, and he healed, yung sinasabing he doon, si Jesus. And he healed many that were sick of diverse diseases, and cast out many devils, and suffered not the devils to speak, because they knew him. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.
Yes, alam ng mga demonyo kung sino si Jesus. Alam ng mga demonyo na kung saan ay mas makapangyarihan si Jesus. Alam ng mga demonyo na kung saan ay hindi kayang gabain si Jesus at sa mga ginagawa ni Jesus. Maka-ride on sa Panginoon. Para sa akin, this was indeed, yes indeed, a paramount na sign na ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, the kingdom of God, had come among the people with great power, with great signs and wonders, great miracles. And therefore, we as Christian believers, we as His workers, di ba't kinakailangan lagi that we expect miracles to happen? Well, kaya nga ho, sinabi ng isang theologian, and I quote, "It is never wrong to pray that through the Holy Spirit we might do good and heal those oppressed by sickness and Satan." Hindi raw kailanman ay mali ang manalangin na sa pamagitan ng banal na Espiritu, imari tayong makagawa ng mabuti. At gayon din na maari tayong kasangkapanin ng Diyos na kung saan ay makapagpagaling. Yes, makapagpagaling sa mga pinapahirapan ng masamang espiritu at gayon din sa mga pinaharapan ng Diablo, ng Satan at gayon din ng karamdaman. Kaya nga, napakasarap na binabalikan natin si Jesus at gayon din ang kanyang mga kalipas na ginawang mga mirakulo. At kay Jesus nakita ko ang tapang. Kay Jesus nakita ko ang kanyang courageousness and boldness sa maraming kaparaanan, sa maraming aspeto, lalo na sa kanyang konkreto na dinatatakot na kanyang inatake. Hinarap inatake ang kapangyarihan ng Satan at gayon din ng demonic forces. Basahin ninyo ang The Gospel of Mark, chapter 1, verses 25 to 26, and even verse 34 and verse 39, makaride on sa Panginoon, at gayon din ang chapter 3, verse 10 to 11, chapter 5, verses 1 to 20, at gayon din chapter 9, verses 17 to 19, at gayon din ang Luke, chapter 13, verse 16. And we indeed appreciate of all of this legacy of ministry done by Jesus Christ during His time, that He did attack the power of Satan and the demonic forces. At gayon din na kung saan ay isa sa mga malinaw na natala na kung saan ay layunin ng kanyang pagparito sa mundo upang sa ganon ay igapos
itong si Satan. At gayon din na kung saan set liberty sa sino? Those enslaved by Satan. Hindi lamang ita-attackin niya ang Satan at gayon din ang kanyang demonic action forces, kundi at the same time, ginagapos niya. At gayon din kaalinsabay, ginagawa niya ang kanyang pagpapalaya kay Satan at gayon din sa mga evil spirits. Ayan, sarap na balik-balikan ng the four Gospels. Basahin ninyo ang Matthew chapter 12 verse 29, Mark chapter 1 verse 27, and even Luke chapter 4 verse 18. Patungkol sa bagay na yan. Yes, at Jesus binding of Satan, na kung saan ito nang naman na kanyang naisa katuparan sa pamagitan ng kanyang pag-casting out of demons and more completely with the realization of his death and resurrection. Patunay na hindi mapapantayan ng Satan at gayon din ng mga demonic forces ang kapangyarihan ng Jesus. Dahil mismo siya, hindi lamang siya inaccomplish ang mga gawaing pagpapagaling at gayon din ng pagpapalayas ng mga demons, kundi kinumpleto niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang resurrection. Ginawa na lahat ng Panginoon, nangyari na lahat, naganap na, ginanap na ni Jesus. Pero ang kanyang ginanap at gaya din ang kanyang paggabuhay na maguli, na kung saan naman ay nag-iiwan that we must continue the apostolic ministry and even all of these ministries, including casting of demons, including healing of those who are in sickness, including all freeing those who are being afflicted by the devil's spirit. Kaya mahalaga na basahin natin muli John chapter 12 verse 31-32. At ganyan din ang ginawa din ng ating Panginoon sa Kristo, na kung saan ay Jesus yatters He Himself the power of Satan and even the kingdom of Satan, the realm of Satan. Pero ang kapalit niyan, Jesus restores the power of the kingdom, His kingdom. At gayon din ang masaklap, mga ka-ride on sa Panginoon, na kung saan ay meron pa na naghihintay na it's a double L. Hell. Impierno. Nang Greek word ayon sa aking nasa liksik nitong hell na ito. Jehenna. G-E-H-E-N-N-A. Nang ibig sabihin daw nito the place of torment. Yes, has been prepared by our Lord Jesus Christ for the devil
and his demons. Basahin natin ang Matthew chapter 8 verse 29 at gayon din chapter 35 verse 41. Pero ang maganda, mga ka-ride on sa Panginoon, ipinangako din ni Jesus Christ sa lahat na kanyang mga lingkod, na mga totoong kanyang mga lingkod at gayon din sa mga totoong believers ng ating Panginoon, ng kanyang ipinangako at tinupad na authority over the power of Satan and his cohorts. Kaya nga, ikaw, ako at tayong lahat, binigyan na tayo ng authority over the power of Satan and his cohorts. Merong problema at pagkaminsan ay hindi ma-assert yung power na yan. We need to acknowledge that power. We need to accept that power and let that power to give us the power and for us to exert upang sa kanon ay magamit natin yan. And that is the purpose of the Pentecost phenomenon. The promise Holy Spirit from God as being implemented and sent by Jesus Christ to His disciples. Kaya nga nakita natin, nabasa natin ang mga magaganda pambihirang resulta. Nang banal na Espiritu na pumuspos sa kanila. That in the name of Jesus, makapagpapagaling sila. And by their faith and by their trust and by faithfulness unto the Lord that Jesus Christ and even by the faith of those who are in need of healing. Na kung saan lahat sila gumaling. Ayon sa nakatala sa kasaysayan. Gayun din mga ka-ride on sa Panginoon na kung saan tayo rin. Kung paano si Jesus at gayun din ang kanyang mga disciples, hinarap nila na merong boldness and courageousness of their faith in the Lord. Kinakailangan din tayo na meron tayong ganyang boldness and courageousness to confront all of this satanic power and demonic forces and spirits. Dahil importante na tayo ay kaakibat ni Lord at gayon din nitong mga disciples sa ating pagkikibahagi sa kanyang church at gayon din sa apostolic ministry, we must also break the power of Satan and even that evil spirits. Dahil kung hindi natin haharapin, kung hindi natin gagabusin at hindi natin i-break ang kapangyarihan nila, baga naman tayo ang i-break nitong demon, Satan, para tayo ay maging sunod-sunuran sa kanya upang ang nais niyang ating magawa sa halip ng nais ni Lord.
Kaya nga ho, every day, every moment ng ating mga buhay, we are indeed in a continuing process of intense spiritual warfare. Pero maraming salamat sa Panginoon dahil ipinagkaloob niya ang kanyang banal na Espiritu. By waging spiritual warfare intentionally, intensely, with commitment and dedication unto the Lord, with our faithfulness unto Him and to His words. At gayon din sa kanyang mandato sa atin, with Him, for Him, through Him, and for His sake, nothing is impossible. Through the power of the Holy Spirit, sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. At yan din ang sinasabi sa Luke chapter 4, verses 14 to 19, mga ka-ride on sa Panginoon. At sa pamagitan nito, we can even set free those who are being afflicted by the power of darkness. Kaya ho, ang hirap ng laban sa panahon na ito. Pagkaminsan, ang kalaban natin, yung iniisip natin. Pagkaminsan, ang kalaban natin, yung emotion natin. Pagkaminsan, ang kalaban natin ay yaong tayo pinatatakot. Pagkaminsan, ang kalaban natin malapit sa atin. Pagkaminsan, ang kalaban natin di natin maintindihan. Nasa mundo nga naman tayo na kung saan iba't ibang klase pinagdadaanan natin. Nag-ride on sa ating Panginoon Jesu Kristo. We praise the Lord for what the Lord, that Jesus Christ, na pinagkatiwala niya na kung saan ay inatasan tayo na kanyang banal na ministeryo ng pagbabagaling, it must go on through His church. At sa pamagitan natin lahat, the ongoing ministry of the church, the divine healing, the church must have this divine healing ministry. Kaya nga ho, kinimusyon ni Jesus Christ ang kanyang 12 disciples upang hindi lamang magturo, hindi lamang mag-preach, kundi magpalayas din ng mga demonyo at gay din magpagaling sa mga merong karamdaman bilang bahagi ng kanilang ginampanan na proclamation of the kingdom of God. Ayan nga, kung babasahin ninyo yung Luke chapter 9 verses 1 to 2 and verse 6, ma-appreciate natin na nitong sinasabi na commission ng Panginoon sa kanyang 12 disciples, sapagkat hindi lamang nangyari yan sa 12 disciples, kundi Jesus Christ also commissioned to 70 disciples to do the same. Basahin niyo ang Luke chapter 10 verse 1, verses 8 to 9, and even verse 19. At gayon din, after Pentecost, the early church carried on Jesus' healing ministry as part of preaching and teaching the gospel. Kaya nga yan ay madadaanan natin sa pagtalakay ng the book of Acts, the Acts of the Holy Spirit. At gayon din yan ay masumpukan natin doon sa Mark chapter 16 verse 18, at gayon din
Sa panulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 9 and 28 and verse 30. At gayon din sa James chapter 5 verses 14 to 16. Kaya nga po ang bagong tipan, the New Testament, itinalat na magpahanggang sa ngayon ay pinapakinabangan natin, na nagiging batayan, na nagiging basihan natin, na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos nitong sa gawain at ministeryo ng healing, na kung saan that even faith were imparted through the church and to you and me and to all of us. Sa mga kaparaanan na kung saan nababasa natin sa banal na kasulatan, the laying of the hands. Basahin ninyo ang Mark 16 verses 15 to 18. Gayun din Acts chapter 9 verse 17. At gayon din ang kahalagahan ng confession of known sin, followed by anointing the sick with oil and the prayer of faith by the elders. At yan ay nakatala sa James chapter 5 verses 14 to 16. At gayon din nitong mga nailatag na mga spiritual gifts of healings given to the church, natalakay na natin sa mga nakalipas na pagtalagay natin. Kaya basahin ninyo, 1 Corinthians chapter 12, verse 9. At gayon din sa mga sumusunod pang mga verses. Maka-ride on sa Panginoon, do you want that Jesus Christ will use you and me to become His expected na magiging Kanyang instrumento, hindi lamang sa pangangaral, pagtuturo ng Ebanghelyo, ng mabuting balita ng kaligtasan, and even for us to boldly, courageously, with intense spiritually to confront the power of Satan and even these demonic forces. Nais ba natin na kung sanay tayo po ay katuwang ng ating Panginoon at kanyang din ang kanyang mga disciples, the church, even to casting out demons and for us to be used by Him upang sa ganun ay mapalaya sila na biktima at pinahirapan ng masamang espiritu. Nais ba natin na tayo maging katuwang ng Panginoon at tayo ay gagamitin din niya upang maraming mapapagaling na mga merong karamdaman. By faith, by trust in the Lord that Jesus Christ and even in the power of Jesus Christ and even by welcoming Jesus and His Holy Spirit always sa buhay natin so that we can do tremendous works for the glory of the Lord. But we need to expect miracles to happen in the name of Jesus by His grace and by our faith and trust and obedience in the Lord that Jesus Christ. How often, my dear friends in the Lord,
that we expect miracles to happen. Yan na iiwanan ko po na katanungan sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsasabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at Amen sa ating Panginoon. Ngayon. Okay, nasa panahon tayo na kung saan na ating pambati ng ilang mga kapatid na nakarating sa impina ng Radon Ministry. Ang mag-asawang Belty and Digonis Baby Salbanya, Kabuya Carrion ng United Methodist Church at sila pinakatira dito sa bandang Bacoor City, Cavite, on their 36th wedding anniversary. Yes, 36th wedding anniversary. At pinaparating natin ang ating pagbati sa kanila. Alam niyo po ay itong mag-asawang ito, lalo ng kapatid na Belty Carrion, ay yan ay taga Zambales yan. Iba Zambales, yes. Nakanib sila doon sa Pasay First, United Methodist Church, yan sa bandang Pasay City, Metro Manila. Na sa panahon ng aging pagiging ADS, pagiging obispo sa United Methodist Church, siya po yung nag-preprint ng lahat ng mga kailangan ko ng mga reports para naman presentable during every conference, an annual conference. At gayon din sa level na nandun tayo sa ating position bilang obispo. At di ko makalimutan ang pamilyang ito dahil meron silang printing press at nakakatulong din sila sa akin noon. Kaya pinaparating ang pagbati sa kanila, aming Ama at aming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat po sa 36th wedding anniversary ng kapatid na Belty at Digonis Baby Salbanya Kabuya Carrion. Yes, salamat po Panginoon sa kanilang mga pinagdaanan sa buhay mula nung sila ay pinagtagpong mo at pinag-isa. Sa hirap at ginhawa, sa anumang sitwasyon, sa pananagumpay at gayon din sa mga kabiguan at gayon din sa paglilingkod at sa lahat ng kanilang ginampanan at sa lahat po ng kanilang natulungan sa lahat ng kanilang naging influence as a legacy of their wedded life, O Lord, that Jesus Christ, may you continue to bless them every moment ng kanilang buhay. Patuloy po na ingatan sila. Pagkalooban ng maayos na isipan, damdamin at gayon din na sila'y maging maayos ang kanilang kalusugan at pangatawan. May layo sa anumang mga banta at gayon din sa mga panganib at gayon din nitong virus na ito na humahawa. Pagpalain niyo at matugon ang kanilang mga pangailangan sa panahon na ito dahil ang panahon na ito apektado lahat po ng mga businesses. Pero ikaw ay mabuti, ikaw ay nagpapala. Patuloy mo pa rin na kung saan ay maibangon ang kanilang business and other extracurricular activities that they are doing as a family. Palain mo pa rin ang kanilang printing press at gayon din ang kanilang nais pa na may sakatuparan sa buhay nila bilang pamilya. Marami pang mga wedding anniversary ang dumating sa kanilang buhay bilang mag-asawa. That they may enjoy their wedded life to the fullest under the power and the blessing of the Lord that Jesus Christ. Yan ang aming panalangin sa iyo, Panginoon.
Amen at amen sa Panginoon. Gayun din po na kung saan ay pinapaabot po natin ang pagbati sa mga ilang mga kapatid natin na birthday nila sa araw na ito. Yes, ang Bishop DSE Reverend Joby Sente, ang Administrative Pastor ng Gift Methodist Church, Tayabas City, Quezon. And at the same time, the District Supervising Elder of Rilake, Rizal Laguna District. Rizal Laguna, Quezon District, sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference ng Pilipinas. At gayon din si, ano ba yung isa na sinasabi mo, Pastor Ben? Sharinian, yes. At gayon din ang kapatid na Rachel Avillano, yes. Taga saan bang kapatid na ito? At gayon din ang kapatid na Malaya Palacio, yes. Mula doon sa Alfonso Cavite, na ito naman ay, ano mo ito, pinsan? Pamangkin ng aking misis. Malaya Palacio, ang ganda ng pangalan niya, Malaya, pagkatapos Palacio, ang kanyang apelyido. Pero ito ay kabilang sa mga pamilya ng mga kasiguran. Yan sa bandang Bulacan, ng ano bang bayan yung Ubando, Bulacan. At gayon din ang aking inanak sa kasal, yes, Reverend Jomar Serapinas ng Maria Aurora, Aurora Province. At gayon din itong si Pastor, Pastora, yes, Ana Alimuot Caspe ng Palawan. At gayon din po ang kapatid na Edgar Bumagat, kamag-anak ko po ito mula San Mati Isabela, at yung kaniyang mahal na ina ay kapatid ng aking ama. Gayon din ang kapatid na Gia Siking ng hometown niya ay Ordineta City, Pangasinan. Susan Danipog ng Tabuk, Kalinga, Apayaw. Joyce Galvez Samson na nandun sa bandang Sunnyvale, California, USA. Ang kapatid na Abby Pasilaban Nunez ng Pasakaw, Camarines Sur, sa Bicol Region, yes. Rodfel Jimenez Balot Montemayor ng San Mati Isabela, at gayon din ang kapatid Marcos Yamson ng Kapastarlat. Jefferson Labiano Tangonan ng Malila City, at gayon din ang kapatid na LB Constantino Tangonan ng Tokigaraw City, Cagayan. Ang kapatid na Ronalyn L. Ebido ng Ulasi Antique, Visayas. Aaron Bernardo ng Pandia, Bulacan. Ito lamang po ang mga nakarating na pangalan na birthday nila ngayon. Yes. Ah, meron pa palang isa. Baga ma-outside, di ko lang buha ko. Yes. Ang kapatid na Jean Grace sa Domingo Tangonan ng Bacoor City, Cavite. Ang nag-isang may bahay ng iyong abang lingkod. Yes. Munti ko na nakalimutan, baka magalit sa akin eh, yes. Kaya tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Alam niyo ba ang edad na niya ngayon? Ay wine-welcome ko na siya sa Senior Citizen Club, sabagat 60 na siya ngayong araw na ito. Kaya magkakaroon na rin siya ng 20% discount, at gayon din pwede na siyang mag-apply sa SSS upang pasinayaan ang di umano na kung meron siyang mga inihulog nung panahon na siya ay nagtrabaho sa lahat ng kanyang pinagtrabahuan. Aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid na ito na birthday nila sa araw na ito, O Diyos. Nilamang sila, kundi marami pa. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba-ibang mga bansa, pati ng mga sanggol na kung saan pinanganak sa araw na ito.
O kay sarap o Diyos na magdiwang ng kaarawan. Kahit na panahon ng pandemic, ang mahalaga, buhay na pinagpala at patuloy na pagpapalain pa ng Panginoon nang hindi mabilang. Yes, Lord, maraming maraming salamat po sa bawat isa sa kanila, sa kanilang pinagdaanan. Sa mga nakalipas na panahon, lalo na ang buong taon na ito ng kanilang buhay. Sa anumang kanilang pinagdaanan, sa anumang kanilang accomplishment, Lord Jesus Christ, a time for them to come before your presence to utter words of thanksgiving and even rededication of their lives unto thee. And all that matter most sa kanilang mga buhay. Yes, Lord, ngayon at nadagdagan ng kanilang mga taon, ma-appreciate ka lalo, makita ka lalo at maranasan ka ng higit pa sa kanilang naranasan nitong taong lumipas. Maranasan ka na kung saan ay nakatalaga ang kanilang buhay sa iyo. Nang kanilang mga wishes and prayer, pinakamainam at pinakamabuti sa pinakamainam na plano mo, nais mo para sa kanilang lahat. Yes, Lord, pagbalayan mo sila. And may they enjoy the whole year, year-round of celebrating life, celebrating your presence, celebrating your goodness, your faithfulness, your love, and your continuing intervention and guidance to each one of them. For them to experience the victory and success of yours. For them to receive manifold blessings that they needed, gayon din ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. And for them, O God, to enjoy whatever provision and manifestation you would like to instill to them, Lord God, in their added year. Hallelujah! Praise the Lord! Dulutan mo sila ng maiba yung kalusugan at mainam na pangatawan, Panginoon. Ano man ang kanilang mga aspirations, ano man ang kanilang mga longings na nais pa nila na ma-realize. Please, Lord Jesus, help them, guide them, so that all of this will come into reality with your blessing. Yes, pagpalain niyo, Panginoon, ang mga sanggol na pinanagsaro na ito. Pagpalain mo ang kanilang mga pangatawan, ang kanilang mga health, ang kanilang pamilya na kinabibilangan. At gayon din, Panginoon Diyos, ang mga sanggol na ito ay magsilaki. Nasa kalaunan ay sila'y may takot at pananampalataya sa iyo at gayon din. Nasa pangalaga ng kanilang mga magulang, maging maayos, matagumpay. Na natutugunan din ang kanilang mga pangailangan, napapagpala silang lahat at gayon din, Panginoon Diyos, sa mga darating na panahon, bright future, matatamo ng mga sanggol na ito. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoon. At awitan po natin sila ng pagbati. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos sa manalubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na malingin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod
na may kagalakan sa iglesia natin binabahan. Inihili na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapa ang buhay mong angkin. Hulo mawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binabahang. Nagpapasalamat kami Ama sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy birthday sa inyo lahat. Happy wedding anniversary sa inyo lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. Yes, gayon din ang mga wedding anniversary celebrants. Palapakan po natin sila. At gayon din po ang mga sanggol na pinanak sa araw na ito. Palapakan po natin sila. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. Yes, kung kayo po ay birthday nyo rin sa araw na ito, pwede nyo pong i-type kung merong kasama sa pamilya na birthday. O kilala ninyo, nais po niyong batiin ay i-type lamang ninyo at inyo pong isent, zinc, at makarating na dito at sila pa'y babatiin natin, papanalangin natin, aawitan natin. Hallelujah at praise the Lord, purihin natin ang Panginoon. Yes, kumusta ho ba kayo mga ka-ride on sa Panginoon? Kumusta ang buhay ninyo? Kumusta ang kalagay niyo dyan sa inyong kinararoonan? Dito ay makulimlim na para bagay at talaga naman na parang gustong umambo na umulan. Yes. Yan ho ay kapahayagan ng creativity ng Panginoon na kung saan ang panahon ay merong panahon na mainit, merong panahon maaraw, merong panahon na makulimlim, merong panahon ng tag-ulan, merong panahon na hindi natin maintindihan. Pero lahat ng yan, ang Panginoon ay naririyan. He will always be the past, the current, and even the future. Yes, and He will always be the one who will come again to restore His kingdom. In due time, in God's time, kaya purihin natin ang Panginoon at di po mawala ang ating mga pag-asa sa ating mga buhay. Yes, tayo po ay dumako sa mga panalangin sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Maraming maraming salamat po sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Yes, salamat po ay inyong pinapalakas ang aming pananampalataya. Salamat po at inyong pinapatatag ang aming paninindigan sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos, na lalo mo kaming pinapanago sa espiritual na pamumuhay namin. With all your encouragement, your inspiration, your empowerment, O Lord, every lesson na ipinaparating mo sa amin na nagno-nourish ng aming soul, ng aming spiritual existence, and even our physical being, tunay nga naman na mahal mo kami, O Diyos.
Hindi mo kami iniiwanan, di pinababayaan. Lagi-lagi na kung sana'y ginagabayan mo kami. Pinagmamalasakitan mo kami. At gayon din na kung sana'y pinaalalahanan ninyo kami. Sa panahon na kami po ay nagkukulang, sa panahon na kami nakakalimot sa inyo. Sa bawat lesson na aming natututunan, sa bawat nangyayari sa mundong ito at gayon din sa bawat karanasan nararanasan namin. Truly, O Heavenly Father, that you are good. That's why we always say God is good all the time, and all the time God is good. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you, O God, for all the expected and unexpected signs and wonders and miracles that you are doing. At gayon din na kung saan na kami rin ay inyong kinakasangkapan, na nakagagawa din ng mga signs and wonders, miracles. Yes, Lord, salamat po sapagkat ang buhay ng bawat isa sa amin ay fruit of your miraculous acts. Salamat, Panginoon, araw-araw ipinagkakaloob mo sa amin. Part of your signs and wonders and miracles. Yan lamang kami ay magising na buhay, na merong kaming kalakasan, merong kaming ngiti, at merong galak sa aming mga kalooban. What a wondrous signs and wonders being imparted by you to each one of us. And we are thankful for that, O Lord, that Jesus Christ. Yes, Lord, we again entrust our lives unto Thee, and every effort and work with that the boldness and courageousness from You. As indeed the manifestation of Your living presence and the outpouring of Your Holy Spirit. Lord Jesus, thank you very much. We need you always. Kaya nga ho, Panginoon, huwag po kayong magsasawa sa amin na kami po'y pagtiwalaan, na kami po'y kasangkapanin, na kami ay maging bahagi ng iyong maaktibong iglesia sa gawaing maaktibo na may tapang at may lakas, may paninindigan, may isiwalat ang Ebanghelyo sa pamagitan ng pagtuturo ng pangangaral, sa pamagitan ng mga ginagawang mga Bible study at gayon din ng mga worship services at gayon din, Panginoon, sa mga counseling ministry at gayon din sa mga ginagawa ng mga healing ministry and even prayer and deliverance and all other ministries, missions and outreaches. Salamat po, O Ama. And with this, O Heavenly Father, we continue to pray all churches. Anumang denominasyon, Panginoon. At gayon din, napanalangin namin lahat po ng mga lingkod mo, babae at laki, mga church workers, mga tinawag mo, na mga pinili mo, na mga itinalaga mo at sinugo. At gayon din, Panginoon, sa lahat po ng mga leader, laigo at officers at ang panabubuo ng local church, ng bawat mission church, kasama ang mga different ministries and missions, outreaches at gayon din ang mga projects at gayon din, Panginoong Diyos, lahat ng mga pinagkakabahan sa panahon na ito at sa mga darating pang panahon. Yes, Lord Jesus,
Magkakaiba man ang mga denominasyon namin, pero merong kaming iisang bautismo. Merong kaming iisang Espiritu Santo, merong kaming iisang Jesus Christ na Panginoon namin at tagapagligtas, merong kaming iisang Diyos Ama. Abba Father, nang tatlong yan ay kapahayagan nag-iisang Diyos na buhay, na patuloy namin maasahan sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Ang Diyos na buhay na hindi nang iiwan. Lalo na sa panahon na napakahirap ang sitwasyon. Ang Diyos na naramdaman ang kanyang paghipo. Ang Diyos na naramdaman ang kanyang paggilos. Ang Diyos na naramdaman ang iba't ibang klase ng kanyang revelasyon. Ang Diyos na lagi naming tinuturing Great Shepherd, Great Healer, Great Provider, and so great is your faithfulness, O Lord. Yes, maraming maraming salamat, Lord. Maraming maraming salamat din, Panginoon, sa bawat tinutugon mo na mga panalangin namin, mga kahilingan. Whether it be your yes answer to our prayer, or no answer to our prayer, or wait to our prayer, or whatever answer to our prayer, still, we thank you and we thank you, we appreciate you, and we appreciate you, and we love you, and we love you, Jesus Christ. Lord Jesus, salamat po sa lahat po ng inyong mga pinagaling mula sa karamdaman. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga total recoveries ng pandemya saan man bansa. Salamat po, Panginoon, sa mga kinasangkapan mo ng mga paggamutan at gayon din ng mga klinika at gayon din ng mga quarantine facilities. Gayon din, Panginoon, ang mga medical frontliners at gayon din ang mga essential frontliners, mga uniform personal frontliners at gayon din ang mga spiritual frontliners at ang mga iba pa ng mga frontliners ng gobyerno at gayon din ang mga frontliners ng pribada at gayon din ang frontliners ng iglesia at gayon din ng different sectors in every society. Yes, may you continue to bless all of them, all of us, because we are part of your frontliners. Yes, your protection, your safetyness to each one of us may maranasan lagi, Panginoon. And of course, the beauty, the challenge, and the benefits of every extended service and ministry to the people and even to the nation and to the smallest part of the society. The peripheries, the nasa laylayan ng lipunan, sa naaabot ng aming paglilingkod, Panginoon. Yes, may you continue to bless all. At gayon din, Panginoon, sa mga pinaglalagakan ng paglilingkod at ministeryong ginagampanan, they too may continue also, Lord, to be inspired, to be empowered, and to experience the awesomeness of your presence, your healing, and your deliverance. Hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus Christ, thank you very much for being a part of that opportunity and blessing. Nakasama sa mga tinawag mo, pinili mo at sinusugo upang makapaglingkod. Salamat, Panginoon,
sa mga disciples mo, O Diyos, at gayon din ang early church sa kanilang marubdob na pananampalataya, marubdob na paglilingkod, at gayon din sa kanilang matapat na pagtupad sa iyong mandato. Sa larangan po ng pagtuturo, ng preaching, sa larangan po ng mga pagpapagaling at gayon din ang pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapalayas sa mga evil spirits at gayon din ang pagsugpo at paggapos sa kapangyarihan ng Diablo at gayon din ang demonic forces and powers. Hallelujah at praise the Lord. Lagi-lagi, Panginoon, na sila'y aming napaghugutan ng lakas ng inspiration, Panginoon, lalo na sa panahon na ito na napakahirap. Sa panahon na ito na very challenging ang ministry, very challenging ang situation sa panahon na ito. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo kami lagi sa aming praying ministry para may panalangin lahat po ng nasa banig ng karamdaman, lahat po ng mga total cases ng pandemya saan man dako sa mundong ito. Na nawa, Panginoon, ang mga panalangin namin sama-sama, Panginoong Diyos, ay makakarating tayo at gayon din, Panginoon, akong saan ang iyong presence at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Nararamdaman nila, nasusumpungan nila at nararanasan. Yes, Lord Jesus Christ, we pray for complete healing, recovery, good health and wellness, and even for spiritual and financial provision sa lahat po sa kanila. And totally makalaya sila, Panginoon, sa pandemya. At gayon din, Panginoon, na makalaya ang bawat bansa, bawat lugar, Panginoon, sa pandemyang ito. We pray for an intense healing, Panginoon, sa bawat bansa, sa bawat tao, sa bawat lugar, O Lord Jesus Christ. Yan ay panalangin namin araw-araw. That it will come into that situation the soonest time, your God's time, that this global pandemic ay totally na mag-curb na. Na sa kalaunan, Panginoong Diyos, sa tamang panahon, na nais mo ay tuluyan ng magwawakas. At yan ay panalangin namin at yan ay aming iniiyak sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, by your blood, by the power of your Holy Spirit, at gayon din ang aming pagkakaisa bilang mga mananampalat, bilang mga lingkod mo. In our day-to-day time of prayer, time of searching your words, time of strengthening one another, and time for uplifting one another. Lord Jesus, palayain mo ang bawat bansa sa anumang mga problemang nararanasan. Palayain mo rin, Panginoon, ng lahat po ng mga nanunungkulan at mga leaders ng kanilang mga iniisip at plano ay pawang mga pansarili. Sana po ang panahon ng pandemyang ito ay panahon na kung saan ay nagninilay-nilay. Panahon ng paglapit, hindi lamang ang mga namumuno mula sa kataas-taasan na posisyon hanggang sa kaduluduluhan ng mga barangay ng bawat bansa. At gayon din sa mga pamunuan at establishmento ng mga pribada at gayon din ng gobyerno sa different agencies, kagawaran, mga iba't ibang mga komisyon at boards, Panginoon Diyos, at gayon din sa three branches of the government, the executive, the legislative, at gayon din ng judiciary.
from the national level down to every region, to all the provinces, cities, municipalities, all barangays and family households, bawat mamamayan, Panginoon. Yes, we pray for intensive radical change among us all. A spiritual change, O Heavenly Father. Nang sa gayon, Panginoon, lalo na nitong panahon na malapit na naman ang eleksyon by next year, month of May. Ngayon pa lamang ay rumaragasan na ang pamumulitigan. Rumaragasan na ang siraan, rumaragasan ang paghahanda para sa eleksyon. At susunod na dyan ang mga pangapangako na umaabot hanggang tinga. Mga pangapangako na kung saan ay nahalal na napapako. Lord, dalangin po namin na halughugin mo ang puso at bawat isipan ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, ang mga nasa pamunuan at lalo sa mga naghagad ng mata sa mga posisyon. Yes, we pray, O Heavenly Father, for the total change of church and society and even of every nation, the whole world. And may you continue to effectively use your church and all of us belonging to your church. And that spiritual revival will go on and on. And that evangelism explosion, mission explosion ay magpatuloy din, Panginoon, hanggang sa dumating ang iyong pinangako na pagdating mo muli. Lord, nasa panahon nga kami ng end times, last days, panahon na kami binibigyan mo pa ng pagkakataon para sa bawat pagkakataon ay maging quality ang aming mga pagtugon, quality life, quality time, and even quality resources, quality commitment and dedication unto you and to His words. Quality expression of being faithful unto you. Pagiging mabuting katiwala. Quality sa lahat ng aming mga ginagawa for your glory. Upang kung dumating man ang panahon na kung saan ay mawawalak na kami sa daigdig na ito, ang makita at maalaala, ikaw na siyang nagpabago sa buhay namin. Ikaw na siyang kumasangkapan sa amin. Ikaw na siyang gumawa ng lahat ng kaparaanan for us to become spiritually contagious wherever we are. Yes, Lord Jesus. Siya po na kung saan ay araw-araw po na ipinapanalangin namin sa kanilang iba-ibang mga sitwasyon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, sa mga kapatid na ito na nai-rebelida makatugal ng Balanga City, Bataan, para po sa kanyang complete recovery and healing. Gayun din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga. Sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na diabetic retinopathy of left eye na kung saan ay nabulag ng kanyang left eye at gayun din na tumatas ang kanyang creatinine. Gayun din ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez na mayroong pinagdadaanan na breast cancer dyan sa Miguel, Bulacan. At gayun din po ang kapatid na Julita Matunan under bedsore at may pilay, Panginoon. At ang mga iba pa, O Lord, at Jesus Christ, na araw-araw po pinapanalangin namin.
Ang kapatid na Gwen Monteverhen Javier sa kanyang pinagdadaanan po na depression, stress at insecurities. Malubos Panginoon ang solusyon nito. Gayun din ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay na nga sina Australia sa kanyang pinagdadaanan ng speech therapy at gayun din sa kanyang pain sa left leg and foot. At gayun din po o ama, ang kapatid ng Helito Juna Apan ng General Tino Novesia sa kanyang pinagdadaanan na cancer sa plasma cell at bone sa pigi na nag-undergo po ng chemo radiation therapy sa Tarlac. Gayun din ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan at gayun din para din po sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan sa salamat po sa kanyang buhay na kahit sa gitna ng kanyang pinagdadaanan ay ginasangkapan mo siya kagabi upang mangaral at manalangin sa gawain ministeryo ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi. Gayun din Panginoon ang kapatid na Angel Pasita Gallievo ng Kawayan City sa Bela na nagka-COVID. Ang kapatid na George Rosales na na-stroke, brother-in-law ng kapatid na Beth Gallievo ng Kawayan City sa Bela, affected din ang kanyang left eye. Reverend Abet Belies and Don para sa kanyang kalusugan, lalo na sa kanyang puso. At gayon din ang Reverend Rodolfo Hentalia ng Palawan sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. At gayon din Panginoon para sa kanyang financial need. Ang kapatid na Baby Clean Israel Kabutahi Umali ng Kabanatuan City, Nueva Ecija sa kanyang pinagdadaanan na Edward Syndrome at para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalusugan. Gayun din Panginoon para sa kalusugan kagalingan ng Dr. Pura Bawan at gayun din ang kanyang asawa Reverend Daniel Bawan at gayun din si Pastora Baki Bawan ng Bataan, Panginoon. At gayon din po, O Diyos, ang kapatid na Rogerin Liaban ng Sinait Ilocos Sur na meron pong pinagdadaanan na breast cancer ni Kakurus Bagdas ng Pilar Bataan na meron ding cancer Lady Lakandasa ng Marilao Bulacan para po sa kanyang kalusugan Lily Kagalitan para din sa kanyang kalusugan Iyas Holy Spirit Domingo ng Qatar na meron pong ulcerative colitis no rebibat ng Cebu City, Cebu, Visayas Rose Hayag Pascual para din sa kanyang kalusugan Sister Merla Sembrano ng Imus City, Cavite sa kanyang pinagdadaanan din na colon cancer stage 3 Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela na nagdadialysis at gayon din ang Richardson Basilica na nagdadialysis din. Ang anak ng kapatid na Betty Jane Usale Berzosa ng Ilagan City Isabela, si Rona sa kanyang kalusugan at anak, ang kanyang trabaho at gayon din ang kanyang apo para sa kanyang kalusugan at pag-aaral. At gayon din po, ang kapatid na Makarya Raon ng Tondol Anda Pangasinan para din sa kanyang kalusugan po. Ang mga prayer requests ng kapatid ng Dr. Karina Roman na si Ricardo Roberto na meron pong pinagdadaanan na cancer sa lungs, Rodrigo Carlos na meron din pinagdadaanan na cancer sa colon dyan sa Urani Bataan, Lynette Miranda na meron pong breast cancer, Gina Grospe Malyari na merong cancer diyan sa bandang San Fernando City, Pampanga. At gaya din ang prayer request ng Compadre Levi Nicolas na nandiyan sa bandang Saipan para po sa kagalingan ng kanyang boss na si Edna Degamo diyan sa Saipan na meron pong pinagdadaan na gallbladder cancer stage 4. Gaya din ang kapatid na Renan Lapitan na nagka-COVID diyan sa bandang Aurora.
ang tatay ng kapatid na Omen niyang Torres Cruz ng Dinalupayang Bataan, Milquianes Bugnot Torres, para din sa kanyang kalusugan. Gayon din ang magulang ng kapatid na Jasmine Simon Meribeles ng Quezon City, ang kanyang magulang na na-confine sa magkabilang pagamutan, ang kapatid na Roger at ang kanyang asawa na si Lodi Simon, para din sa kanyang kanilang kagalingan at gayon din sa financial na pangailangan nila na malaki na po ang kanilang hospital bills. Gayon din po ang kalusugan ng Pastor Amelita Celestran at ng kanyang asawa na si Pastor Jaime Celestran ng Talim Island, Binangonan, Rizal. Yes, Lord Jesus, lahat sila. At sa lahat pa na hindi namin matukoy ang kani-kanilang mga pangalan, saan man sila naroroon. Sa pagamutan man, sa quarantine facilities man, sa loob ng tahanan, klinika. Yes, Lord Jesus. Lahat sila, Panginoon Diyos, kasama po sa aming panalangin, and we claim and we declare. Total healing upon total healing, total recovery and total recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial provision upon spiritual financial provision para po sa lahat sa kanila, Panginoon. Yes, katatagan ng pananampalataya, paglagong espiritual, hindi sila nawawala ng pag-asa, paggalob mo sa kanila, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang kapatid na Gina Angel Tolentino ng Paco, Manila City, mula sa Santa Isabela na kung saan. Naghihintay din sa kanyang pagpunta sa Dubai, maharapatin niyo, Panginoon, lahat po ng kanyang preparation, lalo din ang kanyang kalusugan at gayon ang kanyang mga pangailangan at gayon din ang blessing para po sa kanyang buong pamilya. Gayon din ang kapatid na Syria Maria Balingi ng Santa Isabela sa kanyang pinakahintay din na visa, upang sa kanyon ay magkakaroon ng visa ang kanyang pagpunta sa Maldives, upang siya ay makapagtrabaho na mabisa sa Maldives. Marapatin niyo, O Diyos. Ano man ang kanyang pangangailangan sa pangapanahon na ito, marapatin niyo na matugunan, gayon din ang kanyang kalusugan at gayon din ang blessing para po sa kanyang buong pamilya at pag-iingat mo. Gayon din ang kapatid na Nitz Beaton, nandito sa Manila City, sa kanyang pagbabalik sa Kingdom of Bahrain. Pagpalain niyo na makabalik siya na maluwalhati, ligtas, matagumpay. Pagpalain niyo rin kanyang buong pamilya, Panginoon. Yes, Lord Jesus, sa lahat po ng nakasubaybay, nakikinig at nakikibahagi sa episode na ito ng Ride On Ministry, may you continue to bless them all. May you continue to embrace them with your love, to instill into their minds and hearts your presence, your amazing grace, and of course, the bounty of your blessings that they needed every day, your protection and safetiness, the success and victory of their lives and family they belong, and of course, the realization of their particular dreams and aspiration, that it may come into reality. Lord Jesus Christ, be with us for the whole day and beyond. With your guidance, with your intervention, with your knowledge and wisdom that we need, with the strong faith and determination, with boldness and courageousness, and even to become showers of your blessings, and even to become your peacemakers, and even to become problem solution. Yes, Lord Jesus, thank you very much. And indeed, we entrust everything unto thee.
and may your will be done. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus, this is our manifold prayer and intercession. And now we receive the blessing from Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all, that we ask or think according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Everybody will say amen at amen sa ating Panginoon. Palapakan naman ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ang Rhydon ng ministry ay nagpapasalamat muli sa inyong presence, sa inyong pagkikibahagi, sa inyong pagkikinig at gayon din sa inyong mga pananalangin. Yes, salamat po sa inyong mga pag-like. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Lee Pangonan, at gayon din sa inyong pagpapabot ng inyong mga comments. At gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode sa bawat kakilala ninyo o friend ninyo sa Facebook. At gayon din, you may also visit my YouTube channel. And you may subscribe, Bishop Lito Tangonan. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon ay ating pong tignan ang mga comments na inyo pong ipinarating. Habang ini-score po natin ang Rhydon Ministry, patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Ngayon din, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes. How are you, my dear brother Erlina Passion? How passionate you are being with this live streaming of Rhydon Ministry. Shout out to sa bandang Nueva Vizcaya ng Bangbang. God bless Passion Family. Hallelujah. Praise the Lord na kanyang comment. Good morning, Bishop. Joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang and Nueva Vizcaya, with my wife, Lilua Joy, as is Passion. Hello, hello, kabatid na Lilua Joy. God bless your ministry with 3 emoji of prayer. Thank you very much. At gayon din lahat po sa inyo dyan. Gayon din pala sa ating kapatid na napakasipag na like ko. Yes, ang ating sharer. Puri ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na Tita Corazon Navarro, kaanibo ng Capitol ng Methodist Church ng City of Balangabataan, Shadow of Vigion at God bless Navarro family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang ganyang comment, happiest birthday ho, Ate Jean Grace at Tangonan. Showers of bountiful blessings, stay safe and blessed. With emoji of, ano bang emoji yan? Mukha na merong pula na mata, puri ng Panginoon. At gayon din, parang palakpak yun, palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sana makikita niyo yung mukha ng birthday celebrant na ito. Purihin natin ang Panginoon. Makikita lamang yung mukha ng kaniyang kaliwang kamay. Yes, buti na lang may kamay siya. Yes, gayon din mula sa ating kapatid na, how are you, my dear? Miss you, kapatid na dating DSE Reverend Luis Cruz, ang abilisip pastor ng Bethany Methodist Church, administrator ng Bethany Methodist Christian Learning Center, Hermosa Bataan. Shout out to Jen at gayon din sa iyong minamahal na asawa, yes, at Digonisa Marlin Cruz. God bless Cruz family and your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning, Bishop Lee Tangonan and family. Happy birthday, Tita Jean Grace Tangonan. More blessings. Thank you very much. Likewise, sa inyo lahat dyan.
Ngayon mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Mr. Teresita Herman ng Baguio City. Shout out to the God bless Herman family. Palapakan po natin sila lahat yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, blessed Monday morning of BZF and family, and to all, ride on a ministry, keep safe to all. God bless us all with energy of kaway-kaway, at gayon din ang puso at gayon din ang prayer. Maraming salamat. Purihin natin ang Panginoon. Likewise sa inyo lahat dyan sa Baguio City, at lalo na sa pamilya niyo. Yes, how are you, my dear? Yes, Sister Elijah Tangonan. Shout out to you dyan, mga Bulacan News dyan sa bandang May, Kawayan, Bulacan. God bless Tangonan family. Palapalapa natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, mapagpalang araw at masaganang buhay po sa lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Bishop Lito. Thank you very much, likewise. Gayun din mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear brother Erning Agcanas? Ang pogi na dating membro natin dyan sa Good Samaritan United Methodist Church, Quezon City, yes. Shout out to you sa bandang bagong silangan, Quezon City. God bless Agcanas family. Palapakan mo natin sila lahat yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, yes. Good morning po, Bishop and family, and to our ministry. God bless you always with four emoji prayer. Thank you very much. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Gayun din, how are you, my dear Nanay Lola? Yes, Minda Y. Villegas. Ang mother-in-law ng Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church, yan sa bandang Sabarte Road. Nang Camarina City, Bulacan, Metro Manila, shout out to you at God bless Villegas family. Palapakan natin. God bless Serrano family. Yes. At gayon din lahat ng mapamilya dyan sa Luke 418 Methodist Church. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, masaganang umaga po, Bishop Litangonan and family. Pagpalain tayo ng Diyos, mga ka-ride on ministry. God be with us always and worship Him joyfully. Yes, amen. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. How are you, my dear kapatid na Lady Lacandazo ng Marila, Bulacan? Kumusta kayo dyan at God bless Lacandazo family. Palapanan po natin siya lahat dyan. Ang ating comment, good morning to all and God bless us all. Thank you very much. Likewise. Gayun din, how are you, my dear Mirna Sanchez Raparandacanay dyan sa bandang Sydney, Australia. Shout out to you at God bless Raparandacanay family. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, happily watching with one emoji prayer. Thank you very much. Gayun nila po sa inyo dyan. Gayun mo lang sa ating kapatid na Sierra, Lay Minister Leonardo dyan sa bandang Dubai. Shout out to you, mga Pilipinos. Gayun din ang Wind Dubai Church. At gayun din lahat ng mamamayan ng Dubai. At gayun din ang buong pamilya mo. At extend my regards to all the church workers sa Wind Dubai Church. Lalo na kay Reverend Isguera. Puri ng Panginoon. Gayun din sa inyong probinsya sa Balangas City, Bataan. Yes, God bless Dato Pamilya. Of course, your ministry. Yes, International Bible Study Online at gayon din ang sama-samang tagbatan laban sa COVID-19 tuwing alas 8 ng gabi at gayon din ang Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi with Sister Rachi ng Cebu, Visayas, Cebu, yes. Palapakan natin, God bless Dato Family and of course your ministry. Hallelujah, praise the Lord. Ang ganyang comment, umagang punong-puno ng pag-asa po, Bishop. Ati Jean, Lola Biyaya, salamat po sa Panginoon sa panibagong araw, sa panibagong buhay, sa panibagong linggo na ating tatahakin po. Happy birthday po, Ati Jean. Yes, thank you very much. Labas muna yung kaliwang kamay mo. Palakpakan natin. Kunin natin ang Panginoon. Hindi na naman ito puro kamay ang nakikita natin. Hallelujah, praise the Lord.
Yes, tunay nga naman na panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong pagkupala, at panibagong mula sa Panginoon. Yes, how are you, my dear? Ating Pogi, yes, nakasama natin ngayon, Brother Ray Tisoy Garcia. Siguro sa personal ay talaga naman Tisoy na Tisoy, yes, sa tulubid yan sa bandang Hermosa, Bataan, yes. God bless Garcia family, paalapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord na kanyang comment. Happy birthday, Ate Jean. Grace, tangonan, more blessings, thank you daw po. Pasensya na po at kamay na naman natin na nakikita ninyo. Hallelujah, praise the Lord. At ganti mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. Reverend Joberta Santos Lugto. Yes. Shout out to Lubid yan sa iyong kinararoonan. Yes. Puri na po. Sana ba dyan? Porak ba yan? Yes. Porak Pampanga. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At God bless Lugtua family, paalapakan po natin sila. At gayon din ang kanyang ministry at leadership na kanyang ginagampanan. Purihin ang Panginoong Diyos. Yes, yan sa bandang Palat United Methodist Church, Pampanga, puri ng Panginoon. Yes, ni Kenny, puri natin Panginoong Diyos. Wah! Yes, yan po ang natutuhan ko sa kapangpangan ay wah! Yes, nung tayo po yung nag-pre-preside. Ang kanyang comment, good day, Bishop. God bless. Thank you very much. At likewise to you and to all the family. And please extend my regards to your loving and supportive spouse. At gayon din sa buong pamilya at gayon din sa destino mo dyan. At gayon din mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. And Edmidoy Matunan na Canidelia. Diyan sa bandang San Miguel, Bulacan, si Adolfo Vigian at Galvez, Canidelia family, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, ang kanyang comment at good morning, Bishop Lito. Thank you very much at gayon din po sa inyong lahat dyan. Yes, added comment mula sa kanyang magandang buhay po, Bishop, from San Miguel, Bulacan po. Yes, palapakan natin lahat po ng mga taga-San Miguel, Bulacan. Ayun na pong salamat po. At gayon din po lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, Sister Minerva de la Cruz. Siya ako tulawid niyan sa Batang Calaca, Batangas. Yes, ang lugar na namimiss natin na puntahan. Sa dulo nito, dadaan ng Nasubo. At malapit na ang puri ng Panginoon. At please extend my regards to the family. And God bless de la Cruz family. Palakpakan po natin siya ngayon. Ang kanyang comment, a blessed birthday, Ate Jean. God bless you more with one emoji prayer. Thank you very much. At least nakikita niyo yung isang kamay niya. At gini mo lang sa ating kapatid na Amy Doy, Matunan Canidelia, added comment, prayer request po para sa aming pamilya, Matunan at Canidelia, na maligtas sa mabigat, nakaramdaman at magkaroon ng magandang blessings ang aming family. Para kami ay makatulong din sa mga nangangailangan ng tulong ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Yes. Mabigat na karamdam. Mas mabigat ba yan kaysa ang magagawa ng Panginoon? Yes, manalangin tayo sa pagkakataon na ito. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for this particular prayer request of kapatid na Amy Doy, Matunan Canidelia, Panginoong Diyos. Para ho sa kanilang buong pamilya, Matunan at Canidelia, na sila pong lahat, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na maligtas, mapalaya, Panginoon, sa mabigat na karamdaman na kanilang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, sa kasalukuyan. At gayon din, Panginoon, na kung sana inyo din pong samahan ng magandang blessing, Panginoon, na kanilang kailangan upang makatugon sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din upang makatugon din sa kanilang desire upang makatulong din sa mga nangailangan, Panginoon. Lord Jesus, marapatin po ninyo
na bawat isa sa kanila, Panginoon, ay inyo pong itouch. Yes, Lord, please stretch out your arm sa bawat isa sa kanila. And may they feel your touching a ministry of healing and miracle for them to be totally healed, totally recovered, and for them to be given good health and wellness, and even for financial and spiritual provision. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Mangyari ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Jesus Kristo. Yes, sa kapatid na Emidoy Matunan Canidelia, di mo man sabihin ang details nito, pero yung sinabi mo na mabigat, nakaramdaman. Kami po'y nagigisa sa inyo. At kayo ay maaraw-araw na ipapanalangin sa Panginoon. And of course, by faith and trust in the Lord that Jesus Christ, please join me in expecting great work of great miracle of the Lord that Jesus Christ for all of you to experience. At sa lahat pa ng mga merong karamdaman. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon ay buhay natin sa panahon na ito, buhay ko bilang lingkod ng Panginoon ay upang manalangin sa lahat po ng may karamdaman. And I enjoy it every day. Kahit na mayroong magsabi na ako, si Bishop Tangon Dimala napapagod na kasasalita araw-araw nagsesermon at nanalangin. Well, I'm happy of doing it. At naramdaman ko yung galak sa puso na makapaghatid ng mensahe ng buhay. At gayon din, may panalangin kayong lahat. Kilalo man kayo o hindi ko kayo kakilala, hindi man ko kayo nakakasalamuha o nakasalamuha na. What is important? We are all in one accord in the name of Jesus. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Be with me in expecting a great miracles, signs and wonders from our great Lord, the Jesus Christ. Hallelujah. Yes. Thank you very much. Patuloy lamang. Laban lang. Yes. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Yes. Hindi mo lang sa ating katapit na top sharer. Yes. Lay me sa Leonardo added comment. Ang kanyang comment ay welcome to the group of senior citizen po, Ate Jean. Let us enjoy the 20% discount. Palakpakan natin ng Panginoon lahat po ng mga senior citizen. Hallelujah. Praise the Lord. Alam ninyo, yung pagiging senior citizen ay blessing po yan. Yes. Yan po yung unlimited blessing. Yan po yung extraordinary blessing ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kayo po na marami na po na mag-senior citizen. Huwag niyong pigilan na kayo po ay mag-senior citizen. Ako rin po, hindi ko napigilan. Hindi ko napigilan. Yes, added comment mula sa ating kapatid na Amy Toy Matuna na Canidelia. Prayer request po sa aking nanay Julita na 83 years old para sa mabilis na kagalingan ng kanyang karamdaman na fracture.
ng kanyang legs at ang kanyang bedsore. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede with this prayer request of Sister Emidoy Matunan Canidelia. For her love and concern, O Lord Jesus Christ, to her loving mother, Julita, na 83 years old. Para po, Panginoon, sa kanyang mabilisan, Panginoon, na paggaling at recovery, O Diyos, sa kanyang natamo, Panginoon, nakaramdaman na na-fracture ang kanyang legs. At gayon din ang kanyang bedsore, Panginoon. Bless Lord Jesus Christ. Amin pong yan ay isip na alala mga ginamong mga himala. Panginoon, yes. Maaari po ba nakatagpuin niyo ng personal ang kapatid na ito, Panginoon, si Nanay Julita? At iparanas niyo sa kanya, Panginoon, ang pambihira na niyo maaaring gawin para po sa kanya. Pagbalain mo siya araw-araw, pagbalain mo ang kanyang buong pamilya angkan. In the mighty name of Jesus, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Amen sa ating Panginoon. Yes, kayo di ba na sa ating kapatid na Abidoy Matunan Canidelia yung added comment. Thank you po, Bishop, sa prayer para sa aming pamilya. Sa aming lahat, God bless you po in Jesus' name. Amen. Welcome po at to God be the glory. Yes, kayo di ba na sa ating kapatid na Betty Jane Osalia Versosa ng Ilagan City, Isabela. Siya tulabid niyan at God bless sa Osalia Versosa family. Para pagka po natin siya lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ang kanyang comment. Good morning po, Bishop, Lito and Adi Jean. Ma'am, Biyaya at sa lahat ng ka-ride on. Bishop, pre-request ko po ay maayos na trabaho para kay Rona. Nang makabayad na sa mga obligasyon niya, bakit po may mga utang ba siya? Maraming salamat po sa mensahe ng buhay at sa walang sawang pananalangin. Sa bawat isa, ingatan at pagpalain kayo lagi ng Diyos. Thank you very much. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, nilalapit po namin ng pre-request ng nagmamahal na ina sa kanyang anak, Baby Janosale Versosa, para po sa kanyang minamahal na anak na si Rona. Ng kanyang kahilingan, Panginoon, ay isang maayos, nagpapatuloy at stable, Panginoon, na trabaho. Pairugan niyo, Panginoon, ang kanyang pagsamo, Diyos. Yes, Lord Jesus, ipagkalob mo po ang kahilingan na ito, Panginoon, para kay kapatid na Ronan. Noong saan ay makatulong, Panginoon, ito sa kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoong Diyos, sa kanyang mga obligasyon sa pang-araw-araw na buhay. Bless the whole family of Osalia Versosa. Bless the whole family of Rona. Added blessing every day para sa bawat isa sa kanila with good health and wellness and even successes, victories, and new blessings from your heaven. The mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayun mo na sa ating kapatid na how are you, my dear sister, Mother Nelda Nonan? Yes, nice to meet you again daily. Palapakan naman natin araw-araw po. Nakikita ko po ang kapatid na Mother Nelda Nonan. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah! Shout out all of you dyan sa batang United States of America. Yes, God bless Lunan family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay happy birthday po, Sister Jean. More blessings. And a birthdays to come. Stay safe always. God bless. Thank you very much. At ang nagitan niyo ay kamay na naman. Yes. Pero ipanalangin natin na sana makita natin ang kanyang mukha mamaya. Puri natin ang Panginoon. Ipilitin ko po siya na makita natin ang kanyang mukha. Ano bang mukha niya sa panahon ng kanyang 60 years na celebration? Yes. Yes, added comment mo lang sa ating kapatid na yes.
Remy Matunan. Puri ng Panginoon. Yes, nice to meet you again di sa live streaming. Yes, shout out to sa bandang, yes, Angeles City, yes, Angeles City, Pampanga, sa tulubid niyan, at God bless you all. Mga kapangpangan, mga magagaling na mga magluto, yes, may Kenny to tulubid niyan, puri ng Panginoon, wow. God bless sa Matunan family, palapakan ko natin sila lahat dyan. Yes, at ang comment, have a wonderful day. Good morning po, Bishop, God bless po, sama po ako sa prayer. Patuloy na kagalingan ko po, salamat po, Bishop. Yes, welcome, and to God be the glory. Thank you very much sa iyong greetings. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for the prayer requests of Sister Remy Matunan. Yan sa bandang Pampanga, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, ng kanyang kahilingan para po, Panginoon, ay maisama sila sa panalangin. Para po sa kanilang patuloy na pinagdadaanan, Panginoon, na karamdaman tungo sa lubos na kagalingan at kalakasan kailangan po nila. Yes, Lord Jesus, pagpalay mo sila ng maayos na kalusugan at kagalingan, Panginoon. At gayon din pagpalay mo kanilang pamilya, kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din, Panginoon, na maging maayos ang kanilang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Yes. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Di ko nakita yung sinabi mo. Puri ng Panginoon. Yes. Hindi ko nabasa. Puri ng Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid. Yes. Na iba pa. Yes. Wala na po ang mga ibang mga comments. Salamat po sa inyong mga comments. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din sa mga iba pa na magko-comment pa after this live streaming. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po sa lahat po na kung saan ay nakibahagi sa Ride On Ministry. Di man kayo nakapag-type ng inyong comments at inyong ipadala, ching, at nakarating dito, mabasa natin. Pero ang inyong presence, enough for you to be commended. With thanksgiving, salamat po sa inyong presence. Ang kita kumukha ng ating kapatid na every state, every nation, Brother Ernel dyan sa bandang USA. Shout out to at God bless you and your family and of course your academic work. Palapakan po natin sila lahat dyan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ay nagigit ako ang iba pang mga mukha pero hindi ko madetermine kung kanino pong mga pangalan niya. At purihin natin ang Panginoong Diyos at talaga naman purihin natin ang Panginoon sa ganitong pagkakataon na siya po ay atin pong nakakadaupang panan. And we appreciate your presence. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Norly Amagat dyan sa bandang Novaliches City of Quezon, Quezon City, Metro Manila. Sa atlubin niya, God bless sa Magat family. Purihin natin ang Panginoon Diyos at Lady Man. Nagito ko rin ang mukha ng ating kapatid na kumpadre, Levi Nicolas, ng Maribeles sa Bataan, pero nandiyan sa bandang Saipan. Sa atlubin niya, at God bless ang Nicolas family. Palapagin mo natin sila lagi. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, sa pagkakataon na ito ay purihin natin ang Panginoon at ikaw ang siyang mahayag sa aming mga buhay sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwin. Sa ayaw man at hindi ng ating birthday celebrant ay pipilitin ko na siya po ay haharap sa inyo sa pagkakataon na ito. Yes, nakaabot na po tayo ng more than 367 na episodes ng Ride On Ministry ay na kung saan ay puro kaliwang kamay niya ang nakikita niyo. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat dumating na po ang kanyang nag-iisang anak na si Kerosene Shalom Domingo mula sa Caloocan City at gayon din ang kanyang ang kanyang girlfriend, yes, si Tintin, coming. Yes, dumating siya, coming. Purihin natin, Panginoon, kaya iiwanan ko po itong space na ito para po makita niyo ang birthday celebrant na hindi na napigilan na 60 years na siya sa araw na ito at purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa tunay nga naman
na 60 years na ngayon. Kaya parehas na kami na 60 years old. Senior citizen. Pero hindi ko alam kung yung damdamin niya, yung feeling niya ay katulad ng aking feeling na feeling young people. Di ba kapatid na si Reverend Luis Cruz sa akin ay feeling ko ay kabataan pa lang ako eh. Puri natin ang Panginoon at ipagalog ko po ang pagkakataon na ito. Yes, kasamang kaniyang anak. Puri natin ang Panginoon dito kayo. Yes. Birthday. A birthday. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Ito po yung kalimang kamay ko. Thank you po sa lahat ng mga sa lahat ng mga bumati, bumabate at babati pa. Bless us all. Thank you po. May discount lang yan. Thank you. Yes, pakakamalahin. Pwede na kong mga nag-i-tune natin siya. Yan, purihin natin ang Panginoon at sa wakas ay nakita nyo rin siya mula nung nagsimula ang Ride On na ministry. Yes, October 7. Yes, October 7 na 2021, ano? Ah? Hindi, ngayon 2020, yes. 2019. Kaya magdadalawang taon na sa darating na October 7. Tama naman. 7 yung birthday mo. At purihin natin ang Panginoon. At ayaw niya na magpakita sa ating live streaming. Pero sa ngayon, sa ayaw niya at sa gusto niya, kinakailangan na humarap siya. And more birthdays na darating sa buhay mo. Na kung saan, kung paano ang abang lingkod ng Diyos ay pinapangarap na maabot pa ng 150 years, ay isa na maabot pa pa rin ng 150 years. Na kung saan, ang mga boses natin sa panahon na iyon ay ganito na, kumusta ka na? Darling, yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at happy birthday. Ma-enjoy mo ang birthday ng buhay mo. Ma-enjoy mo ang panahon ng iyong pagiging senior citizen. Pagiging senior citizen na kung saan ay hindi ka na makababalik sa dinaanan mo na pagiging kabataan, pagiging kabataang may gulang. Pero tataglayin mo pa rin ang pagiging kababaihan. Yes, kahit na ikaw ay senior citizen. Kaya patuloy ka na pagpalain ng Panginoon at gawaran ka ng patuloy na malusog na pangatawan at gayon din na kung saan patuloy na ma-enjoy mo ang buhay. Patuloy na kung saan ay nakasuporta ka sa gawain na ito. Yes, ang ating very supportive sa live streaming natin. At gayon din ang ating nakasubaybay at tubutulong na kung saan siya po yung lagi na una na kung saan ay nagko-comment. Yes, siya yung pinaka-commentor natin. Happy birthday, happy birthday, Jean Grace Domingo Tangonan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa ating iniirog at minamahal na asawa, Jean Grace. Palapakan natin siya muli at patuloy siya na pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Amen at amen sa ating Panginoon at salamat na lang at meron dumating na cake niya at gainin ng kandila. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, added comment mula sa ating kapatid na sharer. Yes, alay minister Leonardo. Yes, ang kanyang comment na si Care ay baby face. Palapakan naman natin. Palapakan naman na baby face. Yes, gumagamit pa ng polvo yan ng mga bata. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang added comment. Wow, batang-bata pa si Ate Jean. Palapakan naman natin. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din na kamukhang-kamukha mo niyo po si Care. Palapakan natin ang Panginoong Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon at meron ang kamukha, no? Yes, baga mapagkamalan ako. Buhuri ng Panginoon. Gayunin mo na sa ating kapatid na Minister Leonardo Dato. Added comment. Alagang bishop ni Ate Jean. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alagang bishop si Ate Jean. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa inyong mga comment. At gayunin na magsasalita si Tin. At gayunin si Care sa pagkakataon na ito. Hali kayo at magsalita kayo. At makita ang iyong mga mukha sa pagkakataon na ito. Palapakan naman natin sina sa ayaw nila at hindi. Haharap sila at magsasalita sa pagkakataon na ito. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Halika, kapatid na kay Rosein Shalom Tangon at gayon din si Lola Biay, magsasalita ka rin. Hello po. So, unang-una, salamat po sa lahat. At una, syempre, happy birthday kay Mami. Yun, no? Happy 60 birthday. So, may another discount na naman tayo. So, may another senior discount na naman tayo. At syempre, nakakatuwa at na-celebrate ito sa Ride On Ministry at ganun din po, salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta sa Ride On Ministry. At para mas masuportahan niyo po itong gawain ng Panginoon sa Ride On Ministry, i-follow niyo po itong page na ito at i-share niyo po itong live stream. At kung nakikita niyo rin po yung stars dyan, pwede niyo rin pong subukan yan. May stars po dyan. Yan po binigay ng Facebook upang yung stars na yan makapagbigay yung mga gustong sumuporta sa pamagitan ng pagbibigay ng stars. Pwede rin po yun. Bukod sa pag-share ng ating live stream at ng pag-follow ng ating page. So, yun lang po at patuloy tayong makiride on. Happy birthday, Tita G! Ngayon po, happy birthday! More blessing to come po and ayun po, kahit na senior, tama po yung sinasabi nila, batang-bata pa din kung tingnan. Ayun po. Kamukha po ni Kurt, tsaka ni Bishop. Ayan po. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. God bless po. Si Lola naman po, yung another, may senior discount. Lola. Hindi, wala pa. Urong kong pa dito. Ayan na. Buka muna. Doon ka titingin, di dito. Doon. Dito ka salita, Lola. Tingin ka doon. Salamat po sa Panginoon at bigyan niya ako ng isang anak na masikaso, mapagmahal. At lalo na kung ikaw may karamdaman, hindi po ako iniiwanan. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, at na may bigyan pa siya ng mahabang buhay at ikaw lagi ang aming kasama at kalakbay sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. Hindi sa aking mapagmahal na apo, mamabait sila at sa aking manugang na lagi nakasaklolo sa lahat ng oras sa aking mga pangailangan. At higit sa lahat, isa iyo, ikaw, O Diyos, iwigay sa akin muli ng buhay at lakas upang kami magkasama-sama muli.
Happy birthday, anak. Thank you. Thank you po. Sabi ni D.S. Luis, miss you, Nay. Ingat po. Ay. Sabi niya, ano sabi mo kay D.S. Luis? Miss you daw. Pasalamat ka na. Namimiss ka daw ni D.S. Namimiss ko rin po kayo, lalo na pag sa panahon ng pagkain. Lagi niyo akong tinatawag. Thank you po, thank you. Thank you sa lahat-lahat. Sa lahat po ng mga tumulong sa akin, sa lahat ng mga mapagmahal ng mga manggagawang babae at lalaki, salamat sa inyong panalangin na may kalakip na pagmamahal. Hindi sa mga magulang at mga kapatiran na sa inyong matatamis na panalangin at sa lahat ng mga nagkaloob ng buong puso na mayroong pag-aalaala. Maraming maraming salamat sa inyo na aking nagamit sa panahon ng aking pangangailangan. At sa lahat, O Diyos, ay higit sa lahat sa iyo na kasalukuyan at hanggang sa mga sandaling ito ay nagmamahal. Ganun din sa Iglesia ng Bethany sa Bataan sa pangunguna ni D.S. Luis Cruz. Salamat po sa iyo at sa iyong may bahay na mabait na lagi nakasubaybay. Thank you po. At malulhati nawa ang ating Panginoon sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Amen. Salamat po sa lahat ng mga tumulong po kay Lola. God bless po sa inyo. Okay, puri natin ang Panginoon at palapakan naman natin ang aking mga kasama sa bahay. Puri natin ang Panginoon Diyos. At sila po ay patuloy na nagsisilbing inspiration at kalakasan at gayon din ang bawat isa inyo mga karay doon sa Panginoon na araw-araw. At sa mga pagkakataon na kayo po ay lagi po na nakamasid at nagibahagi sa gawain ng Ride On Ministry. Kaya purihin natin ang Panginoon at tunay nga naman na ang Ride On Ministry ay niloob ng Diyos na ito po ay maitatag lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya purihin po natin ang Panginoon at gayon din na meron pang mga added comment. Yes. Blessed na, yes, Reverend Nelson Sonio, yes, yan sa bandang Santa Lucia ng Sablayan Occidental Mindoro. Puri ang ating manggagawa, puri ng Panginoon at kahapon ay nagkita-kita kami dito sa libing ng kanilang kapatid na si dating Diaz, Reverend Samuel Sonio, yes. Puri ng Panginoon sa pagkakataon na kinakataupan muli si Reverend Nelson Sonio at gayon din si Desi at Joel Sonio at gayon din ang kanilang kapatid pa na si Reverend Gregory Sonio at gayon din si iba pang mga kapatid nila dito na Reverend Jerry Sonio at gayon din ang kanilang kapatid na Reverend pa doon sa mga abroad, yes, si Gideon Sonio at gayon din pang mga iba pang mga kapatid nila, pamilya nila. At patuloy na ipinapaabot ang ating pagigisang damdamin sa buong pamilya po ng mga Sonio. At napag-alaman ko rin na yung kanyang asawa pala ay sila po ay tubong Bataan. Ang mga chance na kung saan ay nagawid dyan sa bandang Nabotas at Malabon City. Kaya po rin ang Panginoon at sa palagay po ay maluwalhati at ligtas kayong nakabalik diyan sa Occidental Mindoro sa Blayan, yes, sa inyong paglalakbay kahapon at kagabi. At God bless you all, shout out sa inyo diyan sa buong sa Blayan Occidental Mindoro at God bless Sonio Brothers, workers of the Lord, at gayon din ang mga pamilya ninyo at pagpalain din ang inyong mga pinagkakabalahan na ministry and leadership that you are doing every day para pagkabon natin sa inyong family. At please extend also my regards kay Diaconal Minister Mayet Tasomyo at gayon din sa inyong mga kids. Kaya po rin ang Panginoon ang kanyang comment. Happy birthday po.
Ate Jean, yes. Thank you very much. At kamay na naman ang nakikita niyo. Purihin natin ang Panginoon. At again din ang added comment ng Reverend Luisa Cruz, miss you, nai, ingat po. Yes, palapagan natin ang Panginoon. At purihin natin ang pagkain din ang added comment mula sa ating kapatid Sierra Lemrister Leonardo. Salamat at nakita ko din na Lola Biaya. Palapagan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ang sabi ko nga sa kanya, ibubuhayin ka pa ng Panginoon ng 50 years. Yes, 50 years na kung saan ay talaga naman magsasama pa tayo sa hirap at ginhaw at purihin ng Panginoon. At gayon din added comment, wala sa ating Lemrister Leonardo, care, bigyan mo na ng apo sila bisya para may pagkakabalahan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Kahit po dalawang kambal, purihin natin. Hallelujah, praise God. Amen at amen sa Panginoon. Kaya hindi mo lang sa ating kapatid na sharer yan sa ating comment, Tita Corazon Navarro, purihin ang Panginoon ang kanyang comment. Stay healthy ho, Nanay Biaya. Palapakan natin, thank you very much. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes. At gayon din ang added comment mula sa ating Reverend Luis Cruz. Punta na kayo Bataan at magbabaksin na kayo dito sa Hermosa Bataan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sige lang, sa Cruz, magbabaksin na kayo dyan. Mauna na kayo at purihin ang Panginoon. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din mula sa ating sharer, Lemrister Leonardo, yes, maliwanag pa magsalita si Lola Biaya. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo kapatid na Lemrister Leonardo, ang pamilya nila ay mga makakada at malalalim na managalog. At natuturin ako sa kanila ng Tagalog. Puri na Panginoon. At gandito mo lang sa ating Reverend Luis Cruz added comment. Musta na raw kayo? Sabi ni teacher, miss na namin kayo. Palapakan ang Panginoon. Thank you very much. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Achi Chingoksan. Yes, shout out niyan sa Batang Cebu City, Cebu, Visayas. Yes, God bless you and your family. At gayon din ang trabaho mo bilang frontliner nurse. At gayon din ang iyong ministry. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hello, yes, puri natin ang Panginoon. At sorry kapatid na adyat, hindi ko napanood ng sabay na live yung ikaw ang speaker at mananalangin. At dahil po sa tayo po'y dumalo ng isang wake service ng ating Reverend Samuel Sonio na alas 7 din yung oras ng pagsamba na yon. Pero napanood ko yung sermon at gayon din ang iyong prayer. At purihin ang Panginoon, the Lord may continue to bless you and to use you mightily in whatever purposes and reasons of being called by God sa buhay mo. At patuloy ka nakasanggapanin ng Panginoon, yes. At gayon din ang iyong International Bible Study at gayon din itong pinasimulan din yung ikaw bilang isang administrator ng whole world Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Yes, palapakan po natin ang buong pamilya ng kapatid na Achi yan sa Batang Cebu Visayas. Ang kanyang comment, good morning Bishop, Ma'am Jean, God bless lahat ng Ride On Ministry at gayon din sa lahat po ng mga emojis. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga comments na inyo pong ipinadala sa pagkakataon na ito. Kaya ang Ride On na Ministry ay tunay nga naman na lubos ang ating pagpapasalamat sa bawat isa. Nakita ko rin kanina ang kapatid na mukha ng ating kapatid na Elaine Malonzo Mercado ng Sito Balang, Bataan, sa Lubinian at the God bless Alonzo Mercado family. Palapakan po natin na sila na dyan. Purihin ang Panginoon. Ang Ride On Ministry at pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa mula sa episode 467 tungo sa marami pang mga episodes na ating pong lalakbayin.
Yes, mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Puri ng Panginoon ang oras sa pagkakataon na ito. Ay 3 minuto ang nalalabi mago magalas 12 ng katangaling tapat, Philippine time. And may we enjoy the food that we are going to partake this noontime with thankfulness unto the Lord at gayon din sa mga kinakasanggapan ng ating Panginoong Diyos. At gayon din may we enjoy the whole day sa lahat po ng ating mga gagampanin na mga trabaho at ministeryo. At gayon din ang buong magdamag na ating pong haharapin muli hanggang sa umaga na tayo po ay lagi na nakakaranas ng magiliw na pagigisama ng Panginoon na nakapagbibigay po sa atin ng kapahingahan, ng kalakasan at gayon din ng kagalakan upang tayo ay magising sa umaga na maluwalhati, ligtas, malakas, punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng kagalakan na makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod at ministeryo. Kaya po rin ang Panginoon na sa pagkakataon na ito ay ibinabalik na po natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. And may you embrace my unlimited greetings and love to all of you. In the name of Jesus, kaya babae po sa bawat isa atin. Hallelujah, praise the Lord.